ang nakikita nyo po ay isang SMPS power supply or switching mode power supply. At kung napanood nyo po yung aking video na about sa optocoupler, ang ating pong gagawin ngayon ay about sa optocoupler actual po. Okay, may gagawin ho tayo rito at malalaman ho natin kung gaano kalaga itong ating optocoupler na to. Ito po yung optocoupler na sinasabi. Explain ko po dito guys, no? Pero bago yun, gagawin ko lang to ng block diagram na simple lang. Unahin ko muna, meron tayong transformer. Tatapat ko lang siya dito. Transformer. Okay. Yan po ay chopper transformer guys, no? Yan. Tapos, maglalagay ako rito ng yung tinatawag na PWM or IC na pulse width modulator or controller IC. Papasok siya dyan. Okay. Tapos, meron tayo ditong supply galing sa AC. AC to 20 volts. Ito na yung common. Tapos, dito sa ating secondary, syempre, meron mo tayong diode dito guys. No? Meron tayong diode. Meron din tayong capacitor. Electrolytic capacitor. At ito na yung ating positive supply. Ito naman yung ating negative or ground supply. So, meron na tayong circuit ng power supply. Ano po ang kulang dito? Kailangan ho natin ng optocoupler. So, wala na akong space. Ano? Di bali, liliitan natin yung ating optocoupler. Liliitan lang natin. Ayan. Tapos, yung kanyang LED. Okay. Ito yung 1 at yung 2. Nakikita nyo naman po. Ito. Ito na yung ating transistor na hindi normal. Hindi siya normal guys kasi wala, i-open yung kanyang base. Ayan. Ayan. Okay. So, itong ating optocoupler na output, ay nakakabit po yan sa PWM. Yes. May communication po yung dalawang yan. Importante po yan. Tapos, itong ating pin number 2 na sa optocoupler ay papunta po siya sa ground. Ground. Maglalagay lang ako ng resistor. Okay. Ground. Tapos yung pin number 1 natin ng optocoupler, of course, ay papunta siya dun sa positive. Ayan. Meron na ho tayong circuit ng, block diagram. Simpleng block diagram ng SMPS power supply. Kung mapapansin nyo po, yan, ginihitan ko na. Hati po yan. Yung kanyang primary, hati po, ano? Yung secondary, magkahiwalay. Tapos, ito pong power supply na to ay hindi siya yung ordinary power supply na makikita natin na yung transformer na ganito. Nakapag sinaksak natin ay may makuha agad tayong supply sa output. Ito po ay hindi kasi dumaan pa siya ng component parts. Like for example, itong control IC, yung iba mayroon pang pit transistor na ginagamit dyan. So, sa power supply na to, ang ginamit po niya ay itong IC na to. Okay, so, yun na. Ngayon, paano ho ba mag-function itong ating optocoupler? Okay, ganito lang po yan guys, no? Ang optocoupler po natin ay laging nakaabang. At connected nga po siya dito sa PWM. Ganito po ang sistema niyan. Pag may pumasok po na supply, dadaan ng PWM, normal yung ating optocoupler, dire-diretso siya. Magbibigay siya ng induction or electromagnetic field para magkaroon ng supply yung secondary coil tuloy-tuloy. Pag yan po ay tuloy-tuloy, ibig sabihin walang problema po rito, magkakaroon ng supply itong ating LED. Yun, yung LED na yun. Okay. Alam naman natin na ang optocoupler, kung napanood nyo po yung ating previous video, mag-switch po yan kapag ka mayroon siyang naditik na ilaw. So, since na ang ating supply, tuloy-tuloy, walang problema, tumawid siya dito, at yun nga, walang problema, umilaw, nag-trigger. So, sabi ni PWM, clear, walang problema. Okay? Pero once na nagka-problema po yung ating secondary, like for example, ay nag-short itong dalawang line. Nag-short po, ano? So, ang ating supply po dito ay zero na. Dead na siya. Ngayon,
Pag zero na po rito, ibig sabihin, mamamatay din yung ilaw niya dito. Pag wala ng ilaw po dyan, wala siyang maibibigay na signal dito para mag-close na mag-activate dito sa PWM. Ibig sabihin, open na po yan. Pag na-open na yan, magkakaroon ng trigger itong PWM na, oops, tumigil kayo. May nireport sa akin yung secondary. May problema doon. I-stop niyo yung operation niyo dito. Yun po yung function nitong optocoupler. Nagbibigay ng protection dito sa secondary at saka dito sa primary para maiwasan po yung pagkasira ng ating mga components. So kaya minsan, pag may ginagawa tayo, no? Nagsusuka tayo itong diode ng short, hindi na siya tutuloy yung supply. Doon na magkakaroon ng pulsating na tinatawag on off or totally off na talaga. Ayan, so sana guys ay malinaw, no? Ngayon, i-apply natin dito yan sa power supply na to. Tingnan natin kung ano yung mangyayari sa kanya. Okay? So, kung ready na kayo, ay ito na. Ang gagawin ko ay ilalagyan ko ng supply ko ito. Ito na guys, no? Naglagay lang ako ng papel kasi pag wala yung papel, ayan, hindi natin makikita ito. Ilagay ako, para dyan siya mag-reflect. Ayan, dito na yung ating power supply. At meron tayong optocoupler, dalawa. Kasi itong optocoupler na to, ibang line naman po yan. Hindi siya related dito talaga sa pinaka power supply. Ito pong optocoupler na to ay related doon sa pinaka device na yung main board, no? Kasi pag sinaksakan natin dito, meron dyan, dito siya naka-attach na madidetect niya na may AC na lumabas, no? At nag-switch dito, na-trigger yon. Sabi ng unit, uy, mayroong parating. Yun, ganun po, no? So, sige, focus lang muna tayo dito. Tingnan natin. Kasi nga, sabi dito, pag may nag-short daw dito, titigil yung kanyang paglabas ng supply. Kumbaga, mag-off yung ating secondary. Dahil, dito sa ating optocoupler. Yun, sige. Tingnan natin. Kung totoo nga ba. Sasaksak na. Okay, nakasaksak na po yan. Check natin kung mayroong supply. AC muna. Okay, wala siyang supply guys. Oh. Iwan ko lang. Ayan po, nakauna siya. Check natin kung may supply. Okay, mayroon. Meron na pong supply yan. Ngayon, punta tayo dito sa secondary. Ang secondary po, i-check natin kung ano yung rated supply niya. Okay. Ang secondary ay mayroon siyang 5.5 something, no? Ayan, nakikita nyo naman pa, no? Ngayon, ang sabi dito, kapag nag-short daw, ay titigil yung ating flow ng kuryente. Tingnan muna natin kung anong supply ang pumasok dito sa optocoupler. So, meron siyang pumasok na 1 volt, 1.2 something. Yes, ayan guys, oh. Meron siyang 1.2. Ngayon, ang gagawin ko, pag short ko itong dalawang to, ito na kasi yung pinaka-supply natin. Then, tingnan natin kung anong mangyayari sa kanya. Kuha lang ako ng ito guys. Pag short din lang natin ito, no? So, ayan. Nag-short na po siya, no? Nakita nyo, nag-spark. Tatanggalin ko. Check natin kung may supply pa. So, meron pa siyang supply. Kasi binitawan ko. Ibig sabihin, tumuloy ulit yung kanyang supply. Ngayon, subukan natin i-short ulit. Pag-short natin. Okay, so tumutuloy siya. Ngayon, tingnan natin yung optocoupler. Yung optocoupler na meron tayong supply dito kanina na 1.2. Ayan, 1.2. Short. Ayun, nawawala siya guys. So, ibig sabihin, pag yan ay nag-short, hindi na rin magtutuloy yung ating switch dito sa kanyang protection IC. Ngayon, ang sasabihin ng optocoupler, oy, may fault dito, kailangan tumigil ka. So, ngayon, babalik uli yung supply. Tapos, pag pinag-short ko, mawala uli po yan. Ayan. Ganun po ang kanyang function.
kaya hindi siya masisira talaga. Ayan. Ngayon, ang gagawin ko ay ihahang natin tong isang paa ng optocoupler. Bali, ang ihahang natin dyan ay isang paa, no? Yung pin number 1. Try natin ihang yung pin number 1 kung ano yung mangyayari sa kanya. So, i-off ko po muna. Tingnan natin. Supply pa. So, discharge. Check. Meron pa rin. Discharge. Check. Wala na. Check din natin to, guys, no? Kasi meron ditong capacitor na malaki. Ito. Nag-charge din po yan. So, okay. May kunti pa siyang charge, no? May pan-discharge actually ako dyan. Ito. Pagka mataas yung kanya supply. So, check natin. Okay. So, wala na. Ngayon, ang gagawin ko, yun nga, kagaya ng sinabi ko, tatanggalin natin yung isang pin. Ito, guys. Yung isang pin ito, tatanggalin natin. Ika-cut natin yan. Tingnan natin kung ano yung mangyayari. Bali, ihahang ko lang po ito, guys, no? Hindi ko naman talaga totally aalisin. Basta wala lang siyang connection dun sa circuit. Sige, ito na lang yung kabila. Okay. Ayan, nakatanggal na po yan. Actually, ingat po kayo dito sa ganitong method, no? Yung pagre-repair na may ihahang kayo na ganito. Delikado po yun, lalo na kung yung IC na gamit sa yung pinaka PWM ay hindi siya automatic. I mean, wala siyang sariling protection. Kasi kung wala siyang sariling protection, dire-diretso siya, magkakaproblema po tayo. Okay, naka-disable na po yung optocoupler natin. Ngayon, ang gagawin ko, iseset ko yung ating meter sa 10. Tapos, aabangan natin yung supply dito kung may lalabas. Hanapin lang natin yung positive negative. Okay. Ito yung positive. Ito naman yung negative. Sigurado po, magkakaproblema yung ating power supply kapag ganun ang ating ginawa. Papakita ko po dito sa inyo. Ayan. So, nakaset yung ating meter sa 10. Tapos, nakahang yung ating optocoupler, yung isang pin. Ayan. Tinanan nyo po yung kung may papalo dyan. I-on ko lang. Ayun. So, ayun na, guys, no? Naka-on pa rin yung ating device. Tapos biglang bumaba. At pumalo siya ng napakataas. Umabot po siya, I think, 8 volts. Samantalang ang supply lang po dapat is 5.8 volts. Ngayon, yun po yung epekto kapag may hinang tayo. Ngayon, kung yung IC na yun na nandito, yung PWM, wala siyang sariling protection, magtutuloy-tuloy po yung kuryente na mataas. So, ibig sabihin, itong optocoupler, isa rin po ito sa device na nagkocontrol ng output ng ating supply. Kung wala po ito, hindi siya makokontrol. Ngayon, tingnan natin, guys, no? Ibabalik ko sa hinang yan. Ibabalik ko sa hinang. Tingnan natin kung gagana pa rin. Okay, nasolder na natin. Tapos, abangan ko lang dito. Meron pa rin siyang supply, pero mababa na. Ipa-power on ko. So, ayun. Hindi na siya nag... Kumbaga, wala ng supply talaga. Double check natin kung mayroong supply doon. Nato 20. Meron. Pero bakit wala na siya rito? Yan yung isa sa problema natin, guys, no? So, dito pa lang, magpapanik na tayo. Uy, sira na yung ating power supply. Wala nang output. Ayan, ganito po. Tinanggal natin to. Yung isang pin ng optocoupler. Nagkaroon ng trouble dito, guys, no? So, kumbaga, hindi na complete yung kanyang circuit. Nag-activate ngayon yung pinaka-protection dito na circuit sa IC na yan. Yung PWM IC. Ngayon, eto na. Wala na siyang lumabas na supply kahit na meron ditong supply sa primary. Ayan, meron po siyang supply. Pero wala naman pong pumutok or anything. Ngayon, ang gawin nyo, pagka ganyan po ang nangyari sa inyo, i-off nyo lang. Naka-off na po, no? Okay, so wala nang supply dito. Tapos, check nyo po yung capacitor. Ito.
Ayan, may supply yung ating capacitor, ang taas. Ibig sabihin, naka-registered pa rin dyan yung fault na nangyari dito sa IC na to. So kung naka-registered pa dyan, paano burahin? Kailangan po ma-discharge muna natin tong capacitor. Sige, i-discharge na natin yan. At gagamit tayo ng pang-discharge. Ito. Okay, ito yung i-discharge natin guys, no? Ayan. So double check kung na-discharge na nga ba talaga. So wala na supply. Okay. Ngayon, tsaka natin balikan to. Yung kanyang output. Swerte natin kapag ka ito ay gumana pa rin. Ayan na po, nakakabit na. Ayan, tingnan nyo po kung papalo yung ating pointer. I-on ko lang. Pero bago ko i-on ay set ko lang sa 10 kasi ang kailangan lang natin ay 5.8 volts. On. Ayun. So, gumana ulit siya guys, no? Ganun lang. Kapag ka nagka-problema, kunyari, ginawa niya yun, ganun lang yun po ang gawin nyo. Discharge yung capacitor. Tapos may isa pa tayong gagawin dito guys. Susubukan ko lang. I-off ko lang po, no? Para maiwasan natin yung electric shock. Okay, naka-off na. Ayan, double check lagi, no? Para hindi tayo magugulat. Okay, wala nang supply. Ang gagawin ko, tina natin kung makokontrol natin yung output palabas na 5 volts. Gagamit ho tayo dito ng volume control. Meron akong volume control. Actually, ito kasing power supply na to, meron siyang regulator na para mag-control ng pinaka-supply dito. At ang regulator po na yan ay ito, yung IC na to. IC po ang tawag dito. Siya yung pinaka-zener diode. Ngayon, ang gagawin ko po dyan ay papalitan natin ng control. Tingnan natin kung ito po ba ay pag inikot natin ay magkakaroon siya ng variable supply dito. Sige, umpisa naman natin. Kasi mayroon tayong adapter na nabibili. Yun po ay meron siyang multi volts output mo, may selector switch. Okay, ito na yung IC na sinasabi ko, TL431. Yan. So itabi ko lang po muna. Ngayon papalitan natin yan ng volume control. Actually trimmer pwede siguro, pero wala tayong trimmer, kaya ang ating gagamitin ay volume control. Ito ay experiment ko lang to guys. Ngayon ko lang to gagawin, yung method na to. Sisingit lang natin. So, ayan ah. Nakakabit na yung ating control. Then, make it sure po na naka ano siya dun sa ground. Okay. Kabila. Okay. So, tingnan muna natin kung ano nangyayari sa kanya. Saksak lang. Naulit ko po, ano, first time ko lang itong gagawin. On. Ayan na guys. Kung napapansin nyo, yung ating supply ngayon ay 3 volts. Ayan. Subukan ko pong pihitin dito guys. Oh. Kung ano ang mangyayari sa kanya. Ayun. Tumataas. Ayan guys. So, ito yung nagko-control din talaga ng supply sa kanya. Pag siniro ko. So, yan. Hanggang dyan lang. Ang kanyang supply ay mababa pa sa 1.5. Set ko lang 10. Paabuti natin ng 5.6. So, nawala na. Umabot kasi siya ng 8, ano? Pag umabot pala ng 8, ibig sabihin, nasi-sense ng IC na to na, uy, sobra na yung nilabas nating supply sa kanila. Kailangan nating i-shutdown. So, ganun pala. Anyway, check natin. Okay, so, wala nang supply. Check natin itong, oops, meron. Yun ang kailangan nating i-discharge para gumana ulit yung ating circuit. Discharge. Double check. Okay, wala na. On. Check natin to. Meron na ulit. Tapos, subukan natin i-adjust. Hanggang 6 lang. 6 volts. 5.8.
Tandaan. Kaya ang ginagawa pala dito sila, ang nilalagay is inner diode para stable. Kasi kung trimmer, nag-ano siya, hindi siya stable, no? Pag nagalaw, tumataas. Kaya na guys, 4 volts, 5. Dito po ang kanyang volt kanina. Yan, 5.8, no? Ngayon, pag pinihit ko pa to, lalagpas na siya doon na magsha-shutdown talaga. Gawin natin 7. Okay, kaya pa sa 7. Pero pulsating na siya, no? Pulsating na sa 7. Okay, kaya pa ng 7, kaya pa guys, yan. Papuntahin natin ng 8. Kaya pa ng 8. Kaya pa ng 8. So pag nabigla siguro talaga siya, subukan natin yung 9. Kaya pa ng 9. So yun guys, so i-off ko lang. Pagkadahan-dahan pala kaya pa niya. Pagkabinigla doon na nagka-problema. Tignan natin kung may mga umiinit dyan. So wala naman. Wala. Okay, so yun guys, so sana may natutunan kayo sa video to. At kung ito pa yun yung nagustuhan, huwag niyo pong kalimutang i-like, share, at kung bago ka pa lang po sa ating channel, subscribe na lang po ang ating channel. Maraming salamat po sa inyong panonood. God bless.